gagamitin natin mix soil guys, yung lagi namin ginagamit, rice hull and garden soil. So tapos meron naman kaming mga coco cubes, so lalagyan din natin siya. Hi guys! Welcome back po ulit sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Grace. And kung bago ka lang po sa channel ko, please do subscribe, like, and share na din po. So, for today's video guys, samahan niyo po akong mag-repot. Mag-repot po tayo ng Spotify Loam Sensation. So, kung natatandaan niyo po, nag-rescue tayo ng Sensation a few months ago. And yun yung halaman na ire-repot naman natin. So, ganito na yung itsura niya. Ayan. Malaki na yung ating halaman. So, ganyan na siya kalaki. And, pansinin niyo po yung paso. Maliit na siya para doon sa ating halaman. So, ayan. Sobrang dami na nung roots nung ating plants. Kaya, ire-repot natin. So, may i-share ako sa inyo guys na based on my observation na kapag yung ating halaman, kapag maliit na yung paso para sa ating halaman, mas matagal po silang lumaki or napipigilan po yung paglaki nila kasi walang magapangan yung roots nung ating mga halaman. So, kaya po yung iba matagal lumaki yung mga halaman nila kasi nga, katulad ng sinabi ko, maliit po yung paso para doon sa ating halaman. Kaya mas okay rin po talaga na magre-repot. Pero may ilang mga bagay po tayong i-consider natin kapag magre-repot tayo. Unang-una na nga, kapag malaki na yung halaman para doon sa paso, and mapapansin nyo yun kapag, ayan, naglalabasa na yung mga roots ng ating halaman dito sa drainage hole ng ating paso. Tapos, ayun pa, pangalawa, kapag balot na ng ugat yung soil na pinagtataniman natin sa kanila. Tapos, yung pangatlo naman guys, hindi gumaganda yung ating halaman doon sa soil na ginagamit natin. So, kailangan natin palitan ng soil mix para magkaroon ng improvement yung ating halaman. So, ayan, ito yung binili kong paso guys. Malaki na siya and dapat may proper drainage yung ating paso na paglalagyan ng kahit anong halaman. So, ayan, ilagyan ko na rin siya ng mga coco cubes. Ayan. Pero kung wala naman po kayo mga coco cubes, okay lang na hindi tayo maglagay. Basta yung soil na gagamitin natin ay well draining and hindi siya naninigas kapag lagi-lagi natin siyang dinidiligan. So, masyado ng mahaba, mag-umpisa na po tayo. So, ito yung gagamitin nating mix soil guys, yung lagi namin ginagamit, rice hull and garden soil. So, tapos meron naman kaming mga coco cubes, so lalagyan din natin siya. Tapos guys, kung wala po kayong coco cubes, okay lang din na rice hull and garden soil lang yung gagamitin natin. So, maglagay muna tayo ng mix soil. Gagamit ako ng gloves, pero isa lang. Ginamit ko na ito kanina pang mix ng ating soil. So, ayan. Ito na yung ating halaman. Ayan, sobrang ganda niya. Pakawangin lang natin yung soil para mabilis matanggal dito sa paso. Sobrang balut na nung ugat yung ating soil. Itong soil na to, hindi ko na yan tatanggalin. Ilalagay na lang natin dito sa pot. Ayan. Ayan guys. Tapos, lagyan na natin ng soil. Mapapabilis yung paglaki ng ating halaman. Ngayon, bibigay naman po ako ng ilang care tips kung paano namin to inaalagaan. So, kung napanood nyo na guys o hindi nyo pa napapanood yung pag-rescue ko dito sa aming Sensation na to,
pwede nyo pong panoodin sa vlog. Ilalagay ko sa description box para mas mabilis nyo makita. And makikita nyo doon talaga na maliit pa itong sensation nung nirescue ko siya. So, ang pag-aalaga lang naman na ginagawa namin dito kay Spotty Pylom Sensation ay katulad nun, ito yung ganito yung pinagtataniman namin sa kanila. Pero nung tinanim ko siya, walang coco cubes. So, pwede nga yung katulad ng sinabi ko kanina, pwedeng gumamit ng rice hull and garden soil lang. Basta well draining yung ating mix soil na gagamitin sa kanila. Tapos pangalawa, sa pagdidilig, kapag well draining soil yung ginamit natin sa kanila and nakakatanggap sila ng sikat ng araw, yung morning sunlight, okay lang na araw-araw diligan kasi itong si Sensation ay araw-araw naming dinidiligan kasama ng ibang mga plants dito sa amin. Tapos, ayun, kapag ilalagay natin sila sa labas, dapat po ay sa bright and direct sunlight. Yung katulad ng mga, kung ilalagay natin sila sa ilalim ng puno, so po pwede po yun. Okay lang silang makatanggap ng sikat ng araw. Pero wag yung sobrang matindi kasi sensitive po yung dahon ng mga Sensation. Tapos naman guys, kung tatanungin nyo ako sa pag-fertilize ng halaman, pwede po tayong gumamit ng fertilizer dito sa ating Spotty Pylom Sensation. Pwede po, yung ginagamit po namin sa kanila ay hindi po osmocote. Ang ginagamit po namin fertilizer dito ay urea. Yung nilulusaw po sa tubig and at the same time nadidiligan na din sila. Tapos, kung wala naman po kayong urea and wala pa kayong pambili, so okay lang na gamitin natin ay yung organic fertilizer or yung mga DIY fertilizer. Meron tayong hugas bigas para imbis na itapon natin, pwede na po nating idilig sa kanila. So kapag tatanungin nyo naman po ako kung kailan gagamitin or kung kailan pwedeng idilig yung hugas bigas sa kanila, alternate na lang po yung gawin nating pagdidilig sa kanila para maiwasan din natin na magkaroon sila ng insect or mga langgam. Kasi may mga nagsasabi na yung mga halaman na dinidiligan nila ng hugas bigas ay nilalanggam or nagkakaroon ng insect. Yun po kasi ay hindi na wa-wash out yung starch na nandun sa ating hugas bigas. Kaya po, mas okay na alternate yung pagdidilig natin. For example, ngayon, hugas bigas yung ididilig natin sa kanila. And kinabukasan po, ang ididilig naman po natin sa kanila ay yung tubig na walang halo na kahit ano. Tapos pala guys, kapag po kayo ay nag-spray ng mga insecticide or yung fertilizer na ini-spray, so ito pong mga Sensation, kapag natatamaan sila ng sikat ng araw kahit na yung morning sunlight, magkukos din po yun ng sunburn kasi nga mas sensitive yung mga dahon nila. So ayun ha, kapag mag-i-spray tayo ng insecticide, lalo na yung oil-based, dapat po ay hindi talaga sila nasisikatan ng araw kahit po yung morning sunlight. So ayun, ito po ay nakaka-survive kahit sa low to medium light. Tapos ayan, pero kapag nasa loob po ng bahay natin itong mga Sensation, ilalabas nyo rin po sila kahit once a week or once a month para makakuha naman po sila ng sunlight. Tapos ayun po, kapag nasa loob ng bahay natin sila nilagay, kahit once a month din, kailangan din po nating pinupunasan yung mga dahon nila kasi sa loob ng bahay hindi natin maiiwasan na merong alikabok. So mas okay po na magpupunas tayo ng basang damit dito sa ating mga dahon ng Sensation. So yun nga pala guys, pag po tayo ay maglilinis or pupunasan natin yung mga dahon ng ating halaman, kahit anong halaman, kailangan po ay yung cotton. Kasi kapag ano po yan, medyo matalas, yung ibang kulay niya ay parang nagkakaroon ng guhit-guhit. Lalo na guys, ang best example dyan ay yung San Siberia Moonshine. Tapos, pupunasan natin to ng matalas. Yung mga puti-puti na kulay niya, mawawipe out po yan. Tapos, parang may scratches dito. Kaya, advisable po kapag magpupunas tayo ng dahon ng ating mga halaman, kahit anong halaman man yan,
ay yung cotton po. So, ayun, sobrang simple lang kung paano alagaan to. And ang paglaki rin po ng halaman ay depende sa kung gaano kalaki yung paso na pinaglalagyan natin sa kanila. So, ayun lamang guys, sobrang simple lang kung paano sila alagaan. And ayun, doon na tayo nagtatapos. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na din po, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang video na gagawin. Thank you for watching! Bye!